Kabubukas lang ni Abby ng pwesto sa palengke ay may lumapit na para mangutang ng gulay. Kaya naman umiinit na agad ang ulo niya. May utang pa ho kayong hindi nabayaran, Ate Susan. Singhal niya sa babae. Ang sungit naman ang tinderang to. Lalong nagatungan ng kanyang inis. Ako pa ang masungit, kayo nga itong makunat singilin. Wag na nga, sungit. Umalis din ang ginang na nakaingos. Inaayos ni Abby ang panindang kamatis sa tibang gulay na nakalatag sa papag. Maya-maya ay may nagsigawan. May mga lalaki naghahabulan. Nataranta siya nang makitang may nagsusundukong kalalakihan malapit sa kanyang pwesto. Tatakpan na sana niya ng sako ang paninda. Ngunit may lalaki tumalon paakyat sa papag at naapakan ang kanyang mga kamatis. Hoy! Bastos! Diyan ka pa talaga sumampa! Singhal niya sa lalaki. Hinampas niya ng patola sa minti ang lalaki pero bigla siyang sinalaki nito. Huwag kang maingay, miss! Sabi nito. Walang yaka? Wala pa nga akong kita, dinurog mo pa ang paninda ko? Walang tigil ang hampas niya ng patola sa braso ng lalaki kahit nagkagutay-gutay na ang pobreng gulay. Ang ingay mo! Niyapos siya ng lalaki at walang abong na siniil ng halik sa mga labi. Nabuwal pa sila sa maliit na papag na pahingahan ni Abby. Ginupo ng nakalili yung init ng kanyang sistema at hindi nakapalag sa lakas ng lalaki. Tumigil din ito sa paghalik sa kanya nang tumahimik ang paligid at nawala ang naghahabulang kalalakihan. Nang mahimasmasan ay dumakot ng napisang kamatis si Abby at naisampang sa pisingin ng lalaki. Gulat naman itong napatitig sa kanya at dumaing. Ang sarap ng halik ko sa'yo, miss, tapos sampalang ang ganti mo. Angal nito. Nawindang naman si Abby nang matitigan ang mukha ng lalaki. Hindi ito mukhang sangganon na palaging napapaaway. Ang gwapo nito. Makinis at maputi ang kutis. Mukhang hunk action star sa pelikula. Nang maalala ang kasalanan ng lalaki, ay muli siyang dumakot ng kamatis at pinisa sa dibdib nitong matigas. Wala akong pakialam sa halik mo. Gago ka. Inapakan mo mga paninda ko kaya bayaran mo lahat yan. Tumawa pa ang lalaki. Relax, tomato girl. Naglabas to ng wallet. Humugot ng 1,000 at ibinigay sa kanya. Yan, bayad ko sa mga kamatis mo. Ipagdasal mo na hindi magrosulit ang landas natin. Sabi nito. Tinulon lang nito ang papag at tumakbo na palayo. Tulalang nakatitig sa hawak niyang 1,000 si Abby. Mukha siyang pera kaya mabilis naglaho ang kanyang inis at nakalimutan ng lalaki. Hindi na masama ang 1,000. Labis-labis pa yun sa nasira ng lalaking bastos na yun. Pagsapit ng alauna ng hapon ay nagsara na ng pwesto si Abby. Pinauuwi na kasi siya ng kanyang ina. Pagdating sa kanilang bahay, ay nanatnan niyang umiiyak ang mama niya habang kausap ang kanyang ama sa sofa. Ano pong nangyari, ma? Pa? Balis ang tanong niya. Inilapag niya sa lamesa ang basket ng mga gulay na natira sa paninda at tinabihan sa sofa ang ina. May problema tayo, anak. Humihikbing sumbong ng kanyang inang si Rosanna. Ano pong problema? Pinalalayas na tayo ni Don Rodolfo. Nawindang si Abby at automatikong ginupo ng kaba. Ilang buwan na silang hindi nakakabayad ng upa. Mahigit 2 dekada na silang umuupa sa kapirasang lupa ni Don Rodolfo at doon na siya ipinanganak. Hindi na kasi makapagpasada ng tricycle ang kanyang ama simula nung nadisgrasya ito at naputulan ng kanang binti. Nagtatanim na lang ito ng gulay na paninda at gumagawa ng bilao. Yun na lang ang inaasahan nila at paglalabada ng kanyang ina. May trabaho naman ang kuya niya, kaso minsan kulang pa sa bisyong alak at sigarilyo ang sweldo nito. Kakausapin ko po si Don Rodolfo, sabi niya. Nagpaalam si Abby sa mga magulang at nagtungo sa mansyon ni Don Rodolfo. Pag-aari ni Don Rodolfo ang malawak na tomato farm doon sa Alaminos, Pangasinan. Meron din itong pabrika na puro kamatis ang pinoproseso. Binibenta sa ibang lugar at ibang bansa sa Asya. Dati rin siyang empleyado sa opisina ng factory ng Don. Kaso, nakaaway niya ang manager kaya siya umalis. Pagdating sa mansyon ay pinaunlakan naman si Abby ng Ginoo na makausap. Mukha lang itong mabait pero kuripot at hindi patas ang trato sa mga empleyado. Inaasahan ko na kakausapin mo ako, Abby. Nakangiting wika ng Ginoo. Lumapit ito sa kanya gamit ang tungkod na may gintong handle. Magandang hapon po, bati niya. Prende siya nakaupo sa couch at hinintay na makalapit ang Ginoo. Nakasagutan din niya noon ang matanda dahil pinigil nitong magtanim ng kamatis ang kanyang ama sa inuupahan nilang lupa.
Empleyado rin ito sa farm noon ng kanyang ama at kuya, pero hindi nakatiis at umalis rin. Narito po ako upang makiusap sa inyo, Don Rodolfo. Baka pwedeng pagbigyan niyo kami ng makaipon ng pambayad sa upa ng lupa. Wala na po kaming malilipatan. Pakiusap niya. Tatlong buwan na kayong hindi nakabayad. Yung Kuya Rick mo, umalis siya sa trabaho na hindi binayaran ng utang sa opisina. Ikaw rin, biglang umalis na walang pasabi. Nangapa ang empleyado ko dahil sa responsibilidad na bigla mong iniwan. Kaya paano pa akong magtitiwala sa inyong mag-anak? Humihingi po ako ng pasensya. Baka pwedeng bigyan niyo pa ako ng pagkakataon doon. Bumuntong hininga ang Ginoo. Ganito na lang. Hindi ko muna kayo pahaalisin. Bibigyan ulit kita ng trabaho sa opisina ko. Matutuwa na sana si Abby. Ngunit naisip niya na maaaring may kapalit na hihingiin ng Ginoo. Mahilig pa naman itong makipag-deal. Ano naman po ang trabaho na ibibigay niyo sa akin? Mag-manage ng farm at factory? Parang ganun. Pero may deal ako. Hindi na siya na-excite sa anumang sasabihin ng tusong doon. Sa halip ay kinakabahan siya. Ano pong deal yun? Hindi ka mag-manage ng farm, pero tuturuan mo ang apo ko na gawin ang trabaho ng CEO. Apo niyo? Sino po? Nakilala na ni Abby ang dalawang apo ni Don Rodolfo na babae. Ang alam niya ay nakapag-asawa na mga yun sa Maynila. Yung apo kong lalaki na bunso, ilang buwan na siya rito. Kaso minsan lang umuwi ng bahay dahil nasa barkada. Hindi aware si Abby na may apong lalaki si Don Rodolfo. Hindi pa niya yun nakita. Gusto niyo na turuan ko ang apo niyo sa negosyo? Anya, bakit po ako? Ano namang alam ko sa negosyo niyo? Matalino ka, Abby. Naging empleyado na kita noon sa opisina. At alam mong patakbuhin ng farm at factory ko. Sayang nga lang at napakatigas ng ulo mo. Mas gusto mo pa magtinda sa palengke kaysa pumasok sa kumpanya ko. Malaya po ako ron at walang nagmamando sa akin. Saka okay naman po ang kita ko sa palengke. Minsan mas malaki pa sa pasahod niyo. Wala pa akong sermon. Depensa ni Abby. Totoo naman ang sinabi niya. Lalo pa at sarili nilang tanim ang paninda niya. Tumangot-ango naman ang matanda bago nagsalita. Bueno, gusto kong himukin mong apo ko na yakapin ang responsibilidad sa negosyo. Suti lang apo ko, mahilig sa gulo. At kung mababago mong ugali niya at matigil sa bisyo, mas maganda. Kapag nagawa mo lahat ng gusto kong mangyari, ibibigay ko sa pamilya mo 150 square meters na lupang inuupahan niyo. Pwede na nating paggawa ng titulo ng lupa. Hindi na kayo mangungupahan kailanman. Nasabik si Abby sa deal ng Ginoo at walang alinlangang tinanggap to. Gumawa pa ito ng kasulatan na pumayag siya sa deal at pareho nilang pinirmahan. Abogado si Don Rodolfo at dating mayor ng bayan nila kaya mahirap itong kalaban. Kailan po ako magsisimula sa trabaho? Tanong niya sa matanda. Sa Lunes, kakausapin ko muna ang apo ko mamaya para alam niya ang gagawin. Sige po, aagahan ko na lang po ang pasok sa Lunes. Nagpaalam na siya sa Ginoo. Tumuloy na sa palengke si Abby gamit ang tricycle ng kanyang ama. Marunong naman siyang mag-drive at may lisensya. Bumili siya ng bigas at isda para sa hapunan. Pagdating ng bahay ay kaagad ibinalita ng dalaga sa mga magulang ang napagkasundaan nila ni Don Rodolfo. Natuwa naman ang mag-asawa. Isinalba mo na naman kaming mga magulang mo, anak. Hulog ka talaga ng langit sa amin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Rosana. Magkatuwang silang mag-ina sa paghahanda ng hapunan, habang ang kanyang ama ay nag-iihaw ng isda sa likod ng kusina. Nakakalakan naman ito gamit ang supply. Nakita ko na minsan yung apo ni Don Rodolfo, anak. Wika naman ang kanyang ama. Sutil po ba yun? Nako, hindi lang sutil. Nung bata pa ang apo ni Don ay ginawang damo ng batang yun ang puno ng mga kamatis at pinagkatabas gamit ang itak. Grabe ang pinsalang ginawa niya, kaya pinabalik ng lolo niya sa Maynila. Ewan ko lang kung nagbago na ang batang yun. Malamang ibinata na siya ngayon. Napangiwi si Abby nang maalala ang sinabi ni Don Rodolfo tungkol sa apo nito. Mukhang ito na ang uubos sa maikli niyang pasensya. Pero hindi na siya pwedeng umurong sa deal dahil dito na kasalalay ang tirahan nilang mag-anak. Binata na po ang apo ni Don Rodolfo. Siguro naman nabawasan na ang pagiging sutil niya. Anya. Sana nga anak para hindi ka mahirapan. Wika naman ang kanyang ina. Mapapaamo ko rin yun. Alang-alang sa lupa natin. Basta huwag ka magpapaapi anak ha.
Siyempre naman, ma. Ako pa ba? Ngumiti lang ang kanyang ina. Araw ng Lunes ay maagang umalis ng bahay si Abby. Kampante siya na magiging maayos na ang kanyang trabaho sa opisina ng factory dahil wala na ang nakaaway niyang manager noon. Naglakad lang siya dahil malapit lang naman ang opisina ng factory. Kung kailan malapit na siya sa gate ng factory, ay may motorsiklong humarurot sa kanyang tabi. Nakasinod siya ng uso katalikabo kaya nanggagalaiting sinundan niya ang motorsiklong pumasok sa gate ng factory. Mabilis namang nawala ang driver ng motorsiklo. Sinalubong naman siya ni Lucy, ang dating katrabaho niya at naging kaibigan na rin. Totoo nga na babalik ka na rito, Abby. Excited na sabi ni Lucy. Oo, pero hindi ako sure kung makakaabot ako ng isang buwan. Anya, sabay na silang pumasok sa tatlong palapag na main office. Kontrolin mo kasi ang temper mo para wala kang makaaway. Mahirap yung gawin, lalo na kung walang common sense ang kausap ko at puro hangin ang laman ng ulo. Natawa si Lucy. Sayang ang talino mo. Malaking pakinabang ka sa kumpanya ni Don Rodolfo. Kaso, daig mo pa ang boss kung amasta eh. Ayoko lang na inaapi, Lucy. Kung masyado ka mabait, haabusuhin ka. Kung sa bagay nga. Graduate ng 4 years BS in Business Administration si Abby with honor. Si edad na 27 ay may limang kumpanya na siyang napasukan. Pero matagal na ang 3 buwan. Hindi siya nagkitsiga kapag hindi maganda ang management at abusado ang employer. See you later, Abby. Good luck sa first day of work mo. Paalam ni Lucy. Sige, ipagdasal mo na magtagal ako rito. Biro pa niya. Magtatagal ka. Wala na rito ang kaaway mo. Matabang siyang umiti. Nagiwalay na sila ni Lucy sa 3rd floor dahil sa HR department ito naka-assign. Siya naman ay patungo sa opisina ng CEO. Inaasahan niya na naroon si Don Rodolfo. Pero pagpasok niya sa opisina ay pamilyar na lalaki ang naabutan niya na nakaupo sa harap ng lamesa. Nakataas pa ang mga paa nito. Napahinto siya nang mapamilyar ang mukha ng lalaki. Ito ang lalaking umapak sa paninda niyang kamatis at hinalikan pa siya. Ibinaba naman ng lalaki ang mga paa nito nang mapansin siya. Hey, I know you, tomato girl. Nasabik pang sabi nito. Napangiwi si Abby nang mapagtanto na ang lalaking hambog na ito ang apo ni Don Rodolfo. Hindi pa man nagsisimula ang trabaho niya ay tila gusto na niyang sumuko. Pero inalala naman niya ang kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim para kumalma. Good morning, sir. Bati niya, pero matamang ang ngiti. Teka, dito ka ba nagtatrabaho? Yes, ako magtuturo sa iyo ng trabaho, Mr. CEO. Napabunghalik ng tawa ang binata. Are you kidding me? A tomato girl will teach me? Come on. Tumikwas ang isang kilay ni Abby, pero nanatiling nakangiti ng matabang. Ano naman pang masama kung tindera ako ng kamatis? Hindi niya maiwasan ang pagtataray. Oh, I like women with strong personalities. Interesting. Okay, sige, magtrabaho ka na. Lumapit naman siya sa kabilang lamesa malapit sa bintana. Dati rin niyang pwesto yon dahil naging assistant siya ni Don Rodolfo. Ikaw ba na-appoint ni Don Rodolfo bilang CEO? Tanong niya sa binata. Nakataas na naman ang mga paa nito sa lamesa. Mukhang napadaan lang ito dahil itim na fitted t-shirt lang ang suot. Mughaw na denim pants ang pangibaba, nagwalanit ang bias. At nakachinelas lang ito. Ano ba ang trabaho ng CEO? Tanong din ito. Napabuga si Abby ng hangin. CEO ay ang mataas na posisyon sa kumpanya. Pero dahil may sariling batas ang lolo mo, binibigay rin niya ibang trabaho sa CEO, lalo na ang management ng farm at factory. Boring. I can't stay here all day. Reklamo nito. Kung ayaw mong tumambay sa opisina, pwede kang gumala sa farm or factory para mamonitor mong operation. Pero kailangan mong matutuhan ng pamamahala sa kumpanya. Sabi mo tuturuan mo ako sa trabaho. Bakit hindi mo na lang simulan? Para ka rin si Lolo, ang daming litanya. Tumayo na si Abby at humarap sa binata. Magsimula tayo sa basic. Anong basic? Tumingil ato sa kanya. Kailangan mo munang malaman kung ano ang negosyo nyo. Humisi ang binata. Alam ko na, gumagawa kami ng iba't ibang produkto na may sangkap ng kamatis, katulad ng tomato sauce. Nag-e-export din kami ng mga iba't ibang variety ng kamatis sa ibang bansa sa Asia.
Mabuti naman alam mo na yan, sir. Aralin mo naman ang operation ng kumpanya. Mahalagang malaman mo kung paano pinoproseso ang bawat produkto. Bakit ko paaaralin? Importanteng alam mo ang nangyari mula sa ibabang departamento. Hanggat maaari ay alam mo rin dapat kung paano magpunla ng kamatis. Seriously? Tumawa ang binata. Oo, seryoso. Kilos na, pupunta tayo sa farm. Kinuha ni Abby ang listahan para sa daily activities na ituturo niya sa apo ni Don Rodolfo. Tumayo naman ang binata. Wait, ano pa lang pangalan mo, Tomato Girl? Umiinit ang bunbuna ni Abby sa tuwing tinatawag siya nito ng Tomato Girl. Abby. Padaskol niyang tugon. Nagpatiuna na siyang naglakad patungong pintuan. Sumunod naman sa kanya ang binata at nagsuot ng itim na jacket at cowboy hat sa ulo. I'm Blake. Pakilala rin ito, nanginitian lang naman ni Abby ng peke. Paglabas ng opisina ay sinabayan siya nito sa paglalakad. Mag-focus ka sa mga itinuturo ko, sir, para hindi masayang ang effort ko. Anya. Hey, sino ba sa atin ang boss? Bakit kailangan ikaw ang masunod? Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sir. Yun ang utos sa akin ng lolo mo. You should follow me. Kasi ako na ngayon ang CEO. At huwag mo nga akong tawagin, sir. Nakakatanda. CEO na walang alam sa negosyo. Pabulong niyang usan. What did you say? Wala. Pagdating naman sa parking lot, ay nilapitan ni Blake ang motorsiklo na siyang nagpalamon sa kanya ng usok at alikabok kanina. Lalong uminit ang dugo ni Abby sa binata. Hindi ka gagamit ng motor, sita niya sa binata. What the heck? Bakit ba ang bossy mo? Angal nito. Bumakas sa mukha nito ang iritasyon. Kung sasakay ka ng motor, hindi natin mahihimay ang bawat parte ng farm. Fine, fine. Ikaw naman, susungit agad. Ang ganda mo pa naman. Iniwan din ito ang motorsiklo at kunot na ang sumunod sa kanya. Pagdating sa punlaan ng kamatis ay sinimulan ni Abby na dumagdal. Ngunit ang kanyang kausap ay naglaro ng kamatis na binibilad sa initan. Pinapasok sa laro ang ring ng basketball. Napahilot siya sa kanyang sentido. Unang araw pa lamang ng trabaho ni Abby ay stress na ang inabot niya kay Blake. Kahit anong seryoso niya at pagsusungit dito ay walang silbi. Walang interes sa negosyo ang binata. Ano naman ang mapapala ako sa pagtatanim ng kamatis? I'm the CEO, remember? Reklamo ni Blake. Naroon na sila sa hardin ng mga sumisibol na kamatis. Wala kang karapatang tawagin na CEO ang sarili mo kung hindi mo kabisado ang nature ng business mo. Anya. You made it complicated, Tomato Girl. May alam mo ko sa business at farming. Ayoko lang talaga ng ganitong buhay. Boring. Yun naman pala eh. So bakit narito ka? Dahil wala akong choice. Ako lang ang napiling tagapagmana ni Lolo. Since wala kang choice, wala ka rin dahilan para sabihin boring ang business nyo. Nag-aral ka naman siguro about business. Marine engineering ang tinapos ko. Biglang nagseryoso si Blake habang nagbubungkal ng lupa sa plastic na plant box. Naalala ni Abby ang nag-iisang anak na lalaki ni Don Rodolfo, ang tatay ni Blake. Dati yung seaman at namatay dahil umano sa pagsabog sa loob ng barko. Wala siyang ideya kung anong nangyari sa nanay ni Blake. Sumunod ka pala sa yapak ng daddy mo. Anya. I haven't pursued my chosen career since my father died. His death traumatized me. Hindi ko siya nakita ng ilang taon dahil nasa Canada ako at sinamahan ng mami ko na may sakit. Huling kita ko kay daddy nung naiburon na siya. Isang buwan na nakalipas magmula nang mamatay si daddy, sumunod naman si mami. Nawala ang focus ni Abby sa kwento ni Blake nang makita ang ginagawa nito. Tinalbosan nito ang bawat puno ng kamatis na ilan pa lamang ang dahon. Umilit ang bunbunan niya at ngaling-ngaling batukan ng binata. Blake, may galit ka ba sa mga kamatis? Mahinahong tanong niya sa binata. Bakit mo natanong? Pinapatay mo ang mga kamatis eh. Tama ang papa ko, malupit ka nga sa mga halaman. Ngumisi pa ito. Relax, hindi sila mamamatay dahil may tutubo ulit na dahon. Magiging bonsai sila. Magpuputol sana ulit ito ng pobreng puno ng kamatis. Pero maagap niyang pinitik ang kamay nito. Napadaing naman to. Itigil mo yan, singhal niya rito. Bakit mabilis mong magalit? Daig mo pang lolo ko ah. Angil ng binata. Sino bang hindi magagalit sa pinagagawa mo? Sinisira mo ang mga pananim. Ang lakas din ng trip mo eh, no?
lumayo sa mga halaman ng binata at pumasok sa warehouse ng mga kamatis. Sinundan naman ito ni Abby dahil baka kung ano na naman ang magawa nito. Doon dinadala sa warehouse ang mga naaning kamatis. Nililinis ito bago ilagay sa kahon. Pagkatapos malibot ang warehouse at factory ay bumalik din sila sa opisina. Tinulungan naman ng dalaga sa paperwork nito si Blake dahil inaaral pa lamang nito ang trabaho ng CEO. Ang bilis nitong mainip at ang daming alibay. May kukunin lang ako sa motorsiklo ko, Tomato Girl. Paalam ni Blake. Bilisan mo dahil malapit na ang lunch break. Take your time, Tomato Girl. Humiti pa ito bago tuluyang lumisan. Naghintay ng ilang minuto si Abby pero hindi pa bumabalik si Blake. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Namataan niya si Blake na nagsusuot ng helmet at sumakay sa motorsiklo nito. Maya-maya ay bigla na ito humarurot palabas ng gate. Apo ka talaga ng lolo mo. Inis niyang usal. Bumalik na lamang si Abby sa harap ng lamesa at napahilot ng kanyang sentido. Ang ending, siya na ang gumawa ng trabaho ni Blake. Hindi na siya sigurado kung babalik pa ang binata. Maya-maya ay dumating si Don Rodolfo. Nasaan si Blake, Abby? Umalis po siya. Hindi naman niya sinabi kung saan siya pupunta. Umalon ang dibdib ng Ginoo. Hay, hindi ko na alam magagawin ko sa apo kong yun. Gawin mo na paraan upang magpirmire ito sa opisina si Blake, Abby. Patago niyang pinag-ikot ang mga mata dahil nakatingin sa kanya ang Ginoo. Ano po bang ginagawa ni Blake sa labas? Ang sabi ng driver ko, nakita niya si Blake na sumasali sa motocross. Minsan sa kickboxing tournament. Inaabot siya ng ilang araw sa bahay ng kaibigan niya. Ilang beses ko rin siyang tinubo sa istasyon ng mga polis dahil napapaaway. Hay, maaga akong mamatay sa apo kong yun. Puro konsumisyon ang binibigay sa akin. Basta gulero po pala ang apo niyo, Don Rodolfo. Hindi ko po maipapangako na mapapatinong ko agad si Blake. Baka mamuti na lahat ng buhok ko bago mangyari ang gusto niyo. Sa inyo nga po ay hindi nakikinig. Sa akin pa kaya makinig yun? Hindi naman ito madalian, Abby. Kaya nga isang taong epektibo ang deal natin eh. Kilala na kita at alam ko na kaya mo mapaamo ang katulad ni Blake. Matabang siyang humiti. Kakayanin ko po basta ang usapan ay usapan. Walang problema. Hindi ko naman sinabing gawin mong tupa ang isang tigre. Ang sa akin lang ay mahimok mo si Blake na magseryoso sa negosyo at makaiwo siya sa gulo. Siya na lang ang pag-asa ko upang magpatuloy ang negosyo. Humihina na ako. Kaya nag-aalala ako na baka oras na mawala ako ay mapabayaan ng farm at factory. Sa kabila ng hinampo ni Abby kay Don Rodolfo ay naawa rin siya rito. Kahit matanda na ito ay nagbabanat pa rin ito ng buto, huwag lang mapabayaan ang negosyong pinaghirapan nito. Gagawin ko pang makakaya ko para mapatino si Blake, pero humihingi po ako ng permiso para sa isang bagay. Lumuklok sa couch sa may gilid ng bintana ang Ginoo. Ano yun, Iha? Pwede po bang batukan ko ang apo niyo sa tuming mapipikon ako sa kanya? Humisi siya. Humalakak ang Ginoo. Halos maglaho na ang mga mata nito katatawa, pero kaagad din namang naging seryoso. Bahala ka, Abby. Malaya kang batukan siya. Nagsawa na rin ako kakahabol ng tungkod kay Blake. Hindi naman niya ako siniseryoso. Natawa rin siya. Tuturuan ko po ng leksyon ng magaling yung apo doon. Pinapaubaya ko na sa'yo si Blake, Abby. Ako'y napapagod na sa kanya. Tumayo ang Ginoo at nagpaalam na. Hindi na hinintay ni Abby na bumalik pa si Blake. Pagsapit ng alas 5 ng hapon ay umuwi na siya. Pagdating naman ng bahay ay nasurpresa siya nang maabutan si Blake roon. Kainuman nito ang kuya niya sa loob ng native cottage sa gilid ng bahay nila. Lambanog pa ang iniinom ng mga ito. Akala mo'y hindi mayaman ang binata. Masayang nakikipag-inuman ng lambanog sa kuya niya. Hey, Tomato Girl! Tawag sa kanya ng binata. Lumapit naman siya sa mga ito at namaywang. Nandito ka lang pala. Tinakasan mo ako kanina. Hinanap ka ng lolo mo. Anya. Magkakilala ba kayo ng kapatid ko? Tanong naman ni Rick sa binata. Ah, oo. Siya ang bagong assistant ko sa opisina. Kapatid mo pala to? Ani Blake. Oo, ang maldita kong kapatid. Biglang natawa si Blake. Obvious naman. But she's cute. Umurong ang inis ni Abby dahil sa sinabi ni Blake. Paano kayo nagkakilala ang dalawa ha? Tanong niya sa dalawang lalaki. Sinagot naman siya ni Rick. Nakilala ko na si Blake nung unang punta niya rito. 12 years old siya noon. Pareho kami ni Blake ng edad.
Nagtatrabaho pa kami ni Papa sa farm at madalas kong kalaro si Blake noon. Kaedad lang pala ni Blake ang kuya niya at matanda ng 2 taon sa kanya. Masyado pa ngang bata si Blake para maging CEO at hindi sapat ang kaalaman nito. Meaning sa kanya lang umaasa si Don Rodolfo. Madalas din kami napapalo ni Lolo noon. Gatong pa ni Blake sabay tawa. Marami kaming pinagsamahan ni Blake kaya kilalang kilala ko na siya. Napairap sa 2 lalaki si Abby at tumalikod. Kaya pala pareho kayong sutil at bad boy, tapos nasenggo pa. Iniwan na niya ang mga ito at pumasok ng bahay. Nagtawanan lamang naman ang 2 lalaki. Isang linggo pang lumipas pero wala pa rin improvement sa interest ni Blake sa trabaho. Pero dahil sa pinangahawakang deal, hinabaan pa ni Abby ang pasensya sa binata. Walang oras na hindi sila nagbabangayan sa loob ng opisina. Siya nang nakaupo sa pwesto ng CEO. Si Blake naman ang umuko pa sa lamesa niya at nakataas pa ang mga paa habang kumakain ng nilagang mani. Maya't maya siya nitong kinakausap kaya hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ikaw na lang kaya maging CEO, Abby. CEO ng kamatisan ni Lolo. Sabi nito at biglang tumawa ng malakas. Halatang nangaasar. Tumikwas ang isang kilin ng dalaga at binato ng matalim na titig ang binata. Eh kung paglungin kaya kita sa kamatisan niyo? Napipikong buwelta niya. Humagikik pa ang binata. Bakit ka na naman galit? Para kang palaging may regla. Konti na lang isasabog na si Abby sa inis. Ibinalik na lamang niya ang atensyon sa inaayos na papeles. Maghanda ka na dahil may meeting tayo mamaya kasama ang investors ng lolo mo. Ano naman ang gagawin ko sa meeting? Maiinip lang ako doon. Ikaw na lang. Makinig ka lang at aralin ang mga impormasyong makukuha mo ron. Ikaw na lang nga kasi tang sekretaryong dumulo. May lakad ako eh. Sinipat niya ang binata. Naglalagay ito ng itim na gawin sa mga kamay. Mukhang lalarga na naman ito gamit ang motorsiklo. Hindi ka aalis ngayon, Blake. Ako ang boss mo, kaya huwag mo akong diktahan, Abby. Wala ka bang awa sa lolo mo? Matanda na siya. Dapat mag-usa kang tulungan siya. Ikaw rin naman ang makikinabang sa ari-arian niya dahil nag-iisa kang apo na lalaki. Wala naman daw interes sa mana ang mga ate mo. Inaasahan ka ng lolo mo. Alam mo ba yun? Umupo ng maayos si Blake at pumihit paharap sa kanya. Pilyo itong umiti. I like your mindset. Malaking pakinabang mo sa business ni lolo. Kaya hindi ako magtataka kung bakit pinagkakatiwalaan ka niya. Ano kaya kung pakasalan kita para ikaw ang maging CEO? What do you think, ha, Tomato Girl? Pinandilata niya ng mga mata si Blake. Nasa matinong pag-iisip ka ba talaga, Blake? Tumawa pa ang binata. Nagbibiro lang ako. Masyado ka kasing seryoso. Pwes, hindi ako nandito para makinig sa mga walang kwenta mong biro. Okay, sorry na. Makikinig ako sa mga sinasabi mo at gagawin ang trabaho. Pero hindi ako pwede mag-focus lang dito. May trabaho ako sa labas. Ano naman ang trabaho mo sa labas? Maghanap ng gulo? Nagtuturo ako ng kickboxing at sa mga rider ng motocross. Kasali rin ako sa mga tournament at malaki ang kita. Napisil ni Abby ang kanyang sentido. Makakalbo siya na wala sa oras dahil sa boss niyang kasaway. Sige, hindi kita pagbabawalan sa mga gusto mo. Pero dapat, gawin mo pa rin ang trabaho dito sa opisina. Gagawin ko ang trabaho sa opisina. Pero samahan mo muna ako sa mga lakad ko. Pwede mo akong turuan about business habang gumagala tayo. Napangiwi si Abby. Wala akong panahong gumala. Maliban na lang kung kikita ako riyan. Kasama pa rin yun sa trabaho mo, Tomato Grill. Dadagdagan ko ang sweldo mo sakaling lumagpas ka sa oras ng duty mo. Ibang klase ka rin eh, no? Umiti ang binata. Tila may masamang balak. Ano, payag ka? Makakagala ka na. Magagawa mo pa ng maayos ang trabaho mo sa akin. Napaisip siya. Wala lang talaga siyang choice kaya mapipilitang sundin si Blake. Sige, payag ako. Pero once na pahamak ako sa pagsama sa'yo, magmumunta ka ng 1,000,000. Hamon niya. 1,000,000? Bulalas ng binata. Nanlaki ang mga mata nito. Oo. Tapos kapag namatay ako, babayaran mo ng 1,000,000,000 ang pamilya ko. Napabunghalit ng tawa si Blake. Tumayo na ito at palakad-lakad sa harapan niya. Game! Pero malabong mapahamak ka. Hindi ko hahayaang magalusan ka, Tomato Girl. Tigilan mo nga ako sa kaka-tomato grill mo. Mukha ba akong kamatis, ha? Hindi, pero kasing cute ka ng cherry tomato. Hindi na siya kumibo at itinuloy na lang ang ginagawa.
Pag umimik pa siya, siguradong aalas kahina naman siya ni Blake hanggang sa mapikon siya. Pagsapit ng alas 4 ng hapon ay sumama si Abby kay Blake lula ng malaking motorsiklo nito. Ginamit niya ang extra nitong helmet. Naninibago siya sa motorsiklo ni Blake dahil mataas at malalaki ang gulong. Maliit ang space nito sa likuran kaya dumikit siya sa likod ng binata. Komportable naman siya sa suot na stretchable pants at pulang blouse na pinatungan ng jacket. Wala ka bang ibang motorsiklo na hindi ganito katipid ang space? Tanong niya sa binata. May tatlo akong motorsiklo pero ganito rin ang design. Para kasi ito sa bundok at motocross. Baka lilipad ako nito ah. Kumapit ka lang sa akin para sabay tayong lilipad. Kinurot niya ito sa tagiliran. Tumawa pa ang hudyo. Unay sa jacket lang siya ni Blake kumakapit. Ngunit nang paharurutin nito ang motorsiklo ay napakapit siya nang mahigpit sa malikat nito. Sa inis niya ay nahampas niya ito sa braso. Umayos ka, hindi pa ako handang mamatay, Blake. Singhal niya sa binata. Hindi ka pa handa magkaroon ng 1 bilyon? Aanin ko ang pera mo kung kalansay na ako. At least, hindi na maghihirap ang pamilya mo. Pinisil niya ang balikat nito pero tila walang pakiramdam ang binata. Galit ata ito sa kalsada at tila lumilipad na sila sa bilis ng kanilang takbo. Kahit dumadal siya ay hindi na siya nito marininig. Napakaingay pa ng tunog ng tambutso nito. Manang-mana kay Blake ang motor nito na akala mo ay siga ng kalsada. Pagal na umupo sa bench ng cottage si Abby. Kararating lang nila sa lugar kung saan dinadaos ang annual motocross na ginaganap sa tuwing anniversary ng bayan nila. Maraming professional riders doon at miyembro pala si Blake ng motocross organization. Okay ka lang ba, tomato girl? Nakangising tanong sa kanya ni Blake. Tinitigan niya ito ng masama. Nagtanong ka pa, halos maubos ang hininga ko kakasigaw. Singhal niya. Inabutan siya nito ng 1 bote ng mineral water. Magpahinga ka muna, may meeting lang kami. Iniwan siya nito at lumapit sa grupo ng mga rider na nag-uumpukan sa palibot ng mahabang mesa. May ginang naman pumasok sa cottage at umupo sa tapat ni Abby. Napansin na ito ng dalaga pagdating nila ni Blake at panay ang sipat sa kanya. Girlfriend ka ba ni Sir Blake? Tanong ng ginang. Matamis ang ngiti nito. Hindi po, sinamahan ko lang po siya rito. Mabilis niyang tugon. Ah, kaibigan mo? Tumangon na lamang siya. Ibalik niya ang atensyon kay Blake na tila superior sa grupo. Ginagalang ito ng mga rider. Napansin niya ang malaking poster ni Blake na nakadikit sa pader ng munting opisina ng organisasyon. Nakasuot ito ng itim na rider jacket. May hawak na malaking trophy at medal. Nag-champion na ba si Blake sa motocross, manang? Curious niyang tanong sa ginang. Oo naman, pero sabi ng anak ko, ilang beses na nakakuha ng championship sa motocross si Blake sa California, USA. Kaya idol siya ng anak ko eh, at inspirasyon sa pagsali sa motocross. Nawindang siya. Akala niya ay laro-laro lang kay Blake ang motocross. Professional rider pala ito at sports icon. Sikat na pala ang kanyang boss. Palibhasa, hindi siya mahilig sa sport kaya hindi siya updated. Si Blake po palang nagtuturo sa mga rider? Usisa niya. Oo, pero bago yun, nanalo muna siya sa competition noong nakaraang taon bago siya lumaban sa US. At pagbalik niya nga rito, kinuha na siyang mentor ng organisasyon. Layo nila na mailahok din sa international ang iba pang Pinoy motocross riders. Lalo siyang humanga kay Blake. Hindi lang pala pagliliwaliw at pakikipagbasag-ulo ang ginagawa nito. May puso pala ito sa napiling sports na hindi na-appreciate ng lolo nito. Maya-maya ay may grupo ng kababaihan na dumating. Mga nakashirt at makakapal ng makeup. Nang matapos ang meeting ng mga rider, ay dinumog ng mga babae si Blake para magpo-picture. May dumating pang local reporter ng media at kinausap si Blake. 2 oras naghintay si Abby bago siya binalikan ni Blake sa cottage. Mag-isa na lamang siya roon. 30 minutes na lang. May hinihintay lang ako mga tao. Sabi ni Blake. Lumuklok ito sa katapat niyang bench. Dumidilim na. Baka hinahanap na ako sa amin. Reklamo niya. Tatawagan ko na lang ang kuya mo para sabihin kasama kita. Lalong na-stress si Abby. Mag-aalala ang mama niya oras na malaman na kasama siya ni Blake sa lakad nito. Huwag mo nang tawagan si kuya. Ako na magpapaliwanag sa parents ko pag-uwi. Basta huwag tayo papaabot ng alas 9 rito. Aalis din tayo maya-maya. Tumayo rin ito nang makita ang mga taong hinihintay. Sinalubong ni Blake ang 3 lalaking dumating at kinausap. Namukaan ni Abby ang 1 lalaki na may pulang jacket at kasing tangkad ni Blake. Panay rin ang sipat nito sa kanya.
Ganoon din ang ibang kasama nito, maging si Blake. Sino naman yung magandang babaeng kasama mo, Blake? Ipakilala mo naman kami sa kanya. Sabi ng lalaki na kaitim na jacket kay Blake. Gwapo lahat ng kasama ni Blake. Kaso, mayabang ang dalawa. Ang naka-red jacket lang ang seryoso. She looks familiar. Sabi naman ng may red jacket. Talaga? Siya si Abby. Ani Blake. Abigail Santa Maria? Sambit ng may red jacket na tinawag ni Blake sa pangalang Jake. Namangharing si Abby dahil kilala nga siya ng lalaki. Maaaring schoolmate niya ito sa university noon. O kaya naging kaklase ng kuya niya noong high school. Hindi siya matandain sa lalaki. Maliban lang kung may perang involved, mabilis niyang maalala. Hindi na nakalapit sa dalaga ang mga kaibigan ni Blake dahil dinala nito sa malayo at doon nag-usap. Naghintay na naman siya ng kalahating oras at madilim na sa paligid. Maya-maya ay bumalik din si Blake. Kinuha na nito ang helmet na nasa lamesa. Let's go, Abby. Paanyaya nito. Tumayo naman siya at kinuha ang kanyang helmet. Kaibigan mo ba yung Jake? Tanong niya sa binata. Naglalakad na sila patungo sa parking area kung saan naiwan ang motorsiklo ni Blake. Yes, nakilala ko siya last year sa unang pasok ko sa organization namin. Bakit kilala niya ako? Ah, sabi pala ni Jake, kapatid ka ni Rick, nakaklase niya noong high school. Tama nga ang naisip ni Abby. Naging kaklase ng kuya niya si Jake. Mabuti, natandaan pa niya ako. Kasi crush ka raw niya noon. Napamulagat siya at hindi makapaniwala sa natuklasan. Sinabi niya yun? Oo, pero may girlfriend na si Jake ngayon. Malay natin, baka gusto ka pa rin niya kaya hindi nakalimutan ang buong pangalan mo, Abigail. What a cute name, ha? Wala akong pake sa mga lalaki. Tumawa si Blake. Baka akala ni Jake ay tibukan noon kaya hindi ka niligawan. Inasar pa siya nito. Nahampas niya ito ng helmet sa braso. Uwi na tayo. Anya, pinaandar naman ni Blake ang motorsiklo nang makasakay ito. Okay, sakay na, tomato girl. Bago umangkas ay nag-sign off the cross pa si Abby. Huwag mong bibilisan ha, masasakal talaga kita. Easy, masyado kang nerviosa. Ngunit nang makausad na sila ay gusto na lamang niyang bumaba. Hindi nakikinig sa kanya si Blake at lalo pang binilisan ang takbo ng motorsiklo pagdating sa highway. Itigil mo to, Blake! Sigaw niya sa mismong tenga ng binata. Tinawanan lang siya nito. Papasok na sila sa main road ng barangay nila pero mabilis pa rin ang takbo ng motorsiklo. Hindi siya nakatiis at kinagat niya sa balikat ng binata. Napasigaw rin ito at biglang pinahinto ang motorsiklo. Bakit mo naman ako kinagat? Nabiglang tanong nito. Kinurot pa niya ito sa braso bago tuluyang bumaba ng motorsiklo. May gana ka pang magtanong? Maglalakad na lang ako. Padabog siyang naglakad. Hey, madilim sa daan. Humabol ang binata sa kanya pero mabagal ang takbo ng motorsiklo. Pumuntay ito sa paglalakad niya. Sakay na. Promise, babagalan ko na. Ayoko. Bahala ka. May ahabol sa'yo na grupo ng zombie rito. Balita ko, marami raw namatay sa kalsadang to. Tinakot pa nga siya ng binata. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Blake at patuloy na naglakad. Binuksan niya ang ilaw sa kanyang cellphone. Sige, maiwan na kita ha. Good luck na lang sa mga bulto, tomato girl. Bye! Iniwan nga siya nito. Lalo siyang nanggagalaiti at binilisan ng paglalakad. Aware naman siya na maraming na disgrasya at namatay sa kalsada na yun. Hindi siya matatakotin, pero bigla siyang kinilabutan nang wala siyang makitang ibang tao. Humanda ka sa akin bukas, Blake. Kakalbuhin talaga kita. Gigil na sigaw niya. Maya-maya rin ay bumalik si Blake at huminto sa kanyang harapan. Hindi rin nakatiis ang loko. O malamang ay pinagtitripan lang siya nito na iwan. Sakay na, Abigail. Sabi nitong nakangisi. Huminto naman siya. Huwag mo akong tatawagin sa buong pangalan ko kung wala kang respeto sa akin. Asik niya. Pilyo umiti ang binata. Sige na, hindi na, tomato girl. Sakay ka na rito bago ka pa makain ng zombie. Sasakay ako, pero once na binilisan mo ang takbo, kakagatin kita sa leeg. Sige ba, kahit papakin mo pa ako magdamag. Matutuyuan talaga siya ng dugo sa lalaking to. Hindi na lamang niya ito pinatulan at muling umangkas sa motorsiklo. Bagalan mo lang ha, makakarating din tayo sa bahay. Anya. Yes, master. Gaano ba kabagal ang gusto mo? Basta saktong makarating tayo ng buhay. Okay, sabi mo eh.
Tinotoo nga nito ang sinabi na babagalan ng takbo ng motorsiklo. Kaso ay napasobra naman. Mas mabilis pa ang lakad niya. Blake, wala pa akong nasasakal sa leeg, pero baka ikaw pa lang. Umayos ka nga. Napibig ko ang sabi niya sa binata. Tumawa lang ito pero binilisan naman ng bahagya ang takbo ng motorsiklo. Wala namang reklamo ang dalaga dahil sakto lang ang bilis ng takbo nila. Ang problema ay ibang daan ang tinatahak nila, hindi patungo sa bahay niya. Hoy, saan tayo pupunta ha? Kabadong tanong niya sa binata. Kalma lang, magugustuhan mo rin ang pupuntahan natin. Napalayo na sila sa bahay nila, pero mas malapit sa tomato farm. Tinahak nila ang makitid at matalik na kalsada patungo sa dulo ng lupain ni Don Rodolfo. Pagdating naman sa Boron ay napauwi ang kabat inis ng dalaga. Napakaganda ng tanawin sa lugar na yon. Maaliwalas, maraming nagliliparang alitaptap. Buhat doon ay matatanom ang bayan na maraming ilaw. It's my favorite spot of this place. Ganda, diba? Ani Blake, nakatayo ito sa likuran niya. Hindi ko alam na mayroong ganitong lugar sa farm. Matagal ko na itong natuklasan. Bata pa ako. Nakarating kami rito noon ni Mama at nangunguha ng kahoy na panggatong. Pero masukal pa noon dito. Kumistot siya nang hawakan siya ni Blake sa kanang kamay. Bakit? Nagtatakang tanong niya. May ipapakita ako mas magugustuhan mo, Abby. Napasunod siya rito patungo sa malaking puno ng sampalok na mayroong treehouse sa itaas at may hagdan. Wow! Kaninang treehouse yan? Manghang tanong niya habang nakatingala. It's mine. Pinagawa ko ito nitong taon lang pag uwi ko galing US. Ang ganda. Pwede bang umakyat? Sure, let's go. Inalalayan pa siya nito paakyat ng hagdanan. Namangaan dalaga nang makapasok sila sa loob ng kwarto. May ilaw roon. Merong kama, munting kusina at cute na ref. Merong ding maliit na lamesa. Walang upuan kaya sala pag-uupo. Nagbukas ng ref si Blake at naglabas ng baked macaroni at dalawang hita ng roast chicken. Pinainit nito yun sa microwave oven. Dito ako natutulog madalas, sabi ng binata. Alam ba ito ng lolo mo? Oo naman, nagpapadala nga siya sa katulong ng pagkain ko rito eh. Umuwi lang ako sa bahay kapag maliligo at magbabanyo. Nang mainit ng pagkain ay kumain na sila. At habang kumakain ay umusisa ang dalaga tungkol sa buhay ni Blake. Nagkwento naman ito kung bakit ito tumira sa Canada kasama ang mami nito. Nagiwala yung parents ko nung natuklasan ni mami na may babae si daddy. Nagpunta siya ng Canada at doon nagtrabaho. Kinuha niya ako pagka-graduate ko ng high school. Kwento ni Blake. Nawindang ang dalaga sa natuklasan. Matagal na palang hiwalay ang parents mo? Yeah, since I'm 14. Pero suportado pa rin kayo ng daddy mo noon? Oo naman. Ayaw lang ni mami na lumaki ako sa poder ni daddy. Baka daw kasi ma-adapt ko ang lifestyle ni dad. Yung mga kapatid ko namang babae, walang problema si mami sa mga yun. Ako mas inaalala niya na baka matulad kay daddy. Ikaw pa rin naman ang masusunod at hindi kailangan tularan ng daddy mo. I did that. Nangako ko kay mami na hindi mananakit ng babae. Takot ako magkamali, kaya hindi muna ako nakipagrelasyon. Baka kasi hindi ko mapanindigan eh. Pinili kong mahalin muna ang sarili ko at mag-focus sa passion ko at pagkahilig sa sport. Pwede mo namang subukang makipagrelasyon. Panindigan mo lang ang pangako mo. Payo ni Abby. Maybe one day, darating din ako sa point na yan. Lalo humanga si Abby sa binata. Takot din siyang masaktan kaya hindi pa siya nagpapaligaw. Naging inspirasyon niya sa pagpili ng lalaki ang kanyang ama. Ngunit bihira na ang katulad nito. Kahit hindi perpektong lalaki, sapat na sa kanya ang responsable at tapat na asawa. Hindi naman minamadali ang pag-aasawa. Mahalaga pa rin na handa tayo bago pumasok sa malaking responsibilidad. Ani pa ni Abby. You're right. Kumislit siya nang lumapat ang hintuturo ni Blake sa gilid ng kanyang labi at may pinahid. May konting sauce. Sabi nitong nakatitig sa mukha niya. Uminit naman ang mukha ng dalaga. Buti na lang at hindi na sinundan ni Blake ng pang-aalas kayon. Kumain na lamang sila ng tahimik. Pagkatapos kumain ay hinatid din siya ni Blake sa kanilang bahay. Tulog na ang kanyang mga magulang pagdating niya ng bahay. Alas 11 na rin kasi ng gabi. Lunes ng umaga na ulit nakita ni Abby si Blake. Araw ng Sabado at Linggo kasi ay nasa palengke siya at nagtitinda ng mga gulay. Sayang din ang kikitain niya, kaya imbis na magpahinga, nagtitinda siya. Nadatnan niya si Blake sa opisina na nagbabasa ng papeles sa harap ng kanyang lamesa. Bakit ayaw mong umupo sa pwesto ng CEO?
Tanong niya rito. Sabi mo kasi hindi pa ako pwedeng maging CEO. Sinipat siya ni Blake at malapad itong umiti. Kaya nga sikapin mong matutuhan ang trabaho ng CEO. Hindi habang buhay ay narito ako para tulungan ka. Siya na ang umupo sa pwesto ni Blake. Bakit? Ilang taon lang ba ang kontrata mo rito, Abby? 1 taon, pero hindi ako sigurado kung matatapos ko. Okay naman ang sweldo mo rito ah. Bakit ka pa aalis? Gusto mo padagdagan ko pa para hindi ka na umalis? Okay nga, mamamatay naman ako sa stress. Dahil ba sa akin, Abby? Alam mo rin pala eh, no? Sige, susunin ko na lahat ng ipapagawa mo. Pero samahan mo pa rin ako sa mga lakad ko. Deal? Napaisip si Abby. Pero para sa kanyang deal kay Don Rodolfo, pakikisamahan niya si Blake. Sasama ako sa'yo. Pero mangako ka na babagalan mong takbo ng motorsiklo mo. Gusto mo bang kusang humiwalay ang kaluluwa ko sa akin? Anya. Sure. May meeting ulit kami mamayang hapon para sa motocross competition. Promise, hindi ko nabibilisan. Banayad na lang ako magpapatakbo ng motor. Basta deal na ha. Oo, Anya. Sasama ako. Pero aralin mo muna tong guidelines para sa responsibilities ng isang CEO. Inabot niya kay Blake ang makapal na libro. Kinuha naman ng binata ang libro pero napakamot ng ulo. Marami itong tanong at matiyaga namang sinasagot ni Abby. Natutuwa ang dalaga dahil unti-unting nagkaka-interest si Blake sa office work. Kailangan ko ba talagang basahin lahat ng laman ng libro? Irritable yung tanong ng binata nang makaramdam ng pagod at pagkabagot sa ginagawa nila. Oo, pero dapat may matutuhan ka sa bawat binabasa mo. Gagawa ako ng mga tanong na related sa libro. Umangal ang binata pero itinuloy rin ang pagbabasa ng libro. Fine, aaralin ko lahat para sa'yo. Napangiti ang dalaga. Hindi sila umalis ng opisina at doon na rin kumain ng tanghalian. Isang beses silang binisita ni Don Rodolfo at natawa ito nang makita ang apo na nagbabasa ng libro. Ang hindi nito alam, may kapalit ang pagsisibag ni Blake sa trabaho. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay sumama si Abby kay Blake. Ibang motorsiklo naman ang ginamit ng binata at medyo maluwag ang space sa likuran at mas mababa. Bumili pa sila ng snack bago tumuloy sa destinasyon. Pagdating sa opisina ng organisasyon ni na Blake, ay muling nakita ng dalaga ang grupo ni Jake. Tinabihan pa siya ng binata sa upuan. Humahaba na ang kwentuhan nila ni Jake, ngunit biglang sumingit sa pagitan nila si Blake. Hindi nagpapaligaw si Abigail, ani Blake sa kaibigan. Nag-uusap lang kami ni Abby. Tura naman ni Jake. Papunta rin yan sa ligawan, bro. Napailing si Abby at nakisawsaw sa usapan ng dalawang lalaki. May girlfriend na kamo si Jake, hindi na siya maniligo ng iba, Blake. Nawindang naman si Jake at siniko sa tanggiliran si Blake. Bakit mo sinabi kay Abigail na may girlfriend ako? Gumagawa ka ng kwento na hindi totoo. 1 taon na akong single, loko ka. Tumawa pa si Blake kahit nahuli na nagsinungaling kay Abby. Playboy ka eh. Baka saktan mo lang si Abby. Mabuti na yung naharangan kita sa maitimong balak. Tumatawang katwira naman ni Blake. Pala desisyon ka. Dahil mo pang kuya ni Abby. Baka ikaw may balak manligaw sa kanya. Buwelta naman ni Jake. Naiirita si Abby sa ingay ng dalawang lalaki, kaya lumayo siya sa mga ito. Tumahimik na rin ang magsimula ang pagpupulong. Hindi naman maikakailan ng dalaga na humanga siya sa ginawa ni Blake. Naprotektahan siya sa mga lalaking posibleng manakit sa kanyang damdamin. Kung hindi nito ginawa yon, malamang binola-bola na siya ni Jake. E paano kung offeran siya ng pagkakaperahan? E mukhang pera pa naman siya. Pagkatapos ng halos 2 oras na pagpupulong ay nagyaya si Blake sa tabing ilog. Doon nila kinain ang nabiling merienda habang nakaupo sila sa lilim ng puno ng mangga. Ang ganda ng sunset, no, Abby? Saad ni Blake. Tumitig naman ng dalaga sa kalangitang naging orange dahil sa palubog na araw. Mahusay pumili ng magagandang view si Blake at nakuha nito ang kiliti niya. Magpa-picture tayo, sabi niya kay Blake. Lumapit naman sa kanya ang binata at nagpa-picture gamit ng kanyang cellphone. Nag-iipon ka ng memories natin ah. Anito. Oo, para hindi ko makalimutan na minsan mong pinasakit ang ulo ko. Ganun ba ako kasama, Abby? Hindi ko sinabing masama ka. Pasaway lang. Humagikik ang binata at pinisil ang pisngi niya. Nabigla lamang ito kaya kusa rin huminto sa ginagawa ng mahalata na natigilan si Abby sa ginawa nito. Hinintay lang nila na tuluyang lumubog ang araw bago umalis.
Na-enjoy na ni Abby ang pag-angkas sa motorsiklo ni Blake dahil hindi na mabilis ang takbo. Saan naman tayo pupunta? Tanong ng dalaga. Pumasok pa kasi sila sa palengke. Gusto ko ng balut. Gusto ko rin. Huminto naman sila sa tapat ng ihawan na may nagtitinda ng balut. Doon na rin sila kumain. Kahit pasaway si Blake, nagugustuhan ni Abby na compatible sila ng binata sa ilang bagay. Nang pauwi na sila ay napansin ni Abby ang nakasunod sa kanila na kalalakihang sakay rin ng motorsiklo na tila hinahabol sila. Pagdating nila sa kanto papasok sa kanilang barangay ay naunahan na sila ng apat na lalaki. Biglang huminto ang mga ito at humarang sa kanilang daraanan. Napilitan si Blake na huminto rin. Anong gagawin mo, Blake? Kabado ang tanong ng dalaga dito. Paaalisin ko lang ang mga abala sa daan. Diyan ka lang, okay? Tugon ito. Bumaba na rin siya, ngunit pilit pinigil sa kanang braso si Blake. Huwag mo silang patulan, hindi mo sila kaya. Gusto lang gumanti ng mga yan sa akin dahil nabugbog ko ang leader nila last week. Hindi mo nga sila kaya, ano ka ba? I can. Giit nito. May dumating pang dalawang lalaki na sakay ng iisang motorsiklo at pumwesto sa likuran nila. Napaligiran na sila ng mga kalaban. Lee, umalis na lang tayo, ang dami nila. Pigil niya sa binata. Ayaw nitong makinig. Tumabi ka, Abby. Huwag kang lalapit sa amin. Tumabi naman siya at tumayo sa gilid ng motorsiklo ni Blake. Lumapit na rin ang apat na lalaki kay Blake at inunahan ito ng magkakasabay na suntok, ngunit nailaga ni Blake. Gumanti ka agad ng magkasunod na sidekick si Blake sa dalawang lalaki. Sinuntok naman ang dalawa pa. Natataranta naman si Abby at nanginginig ang mga kamay habang tinatawagan ng kanyang kuya. Ngunit walang sagot sa kabilang linya. Maya-maya'y nilapitan siya ng dalawang lalaking sanggano. Sinipa niya sa sikmura ang isa, ngunit nahuli siya ng mas malaki at matangkad na lalaki. Ginapo siya nito buhat sa likuran at tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Huwag ka nang lumaban, Blake. Masasaktan ng babaeng to. Sabi ng lalaking may kapos kay Abby. Nawala sa focus si Blake at lumingon sa pwesto ni Abby. Tinamaan tuloy ito ng sipa ng isang lalaki sa likod, kaya ito napaluhod sa lupa. Blake! Sigaw ni Abby. Hindi na nakalaban si Blake nang gapusin ito ng isa pang lalaki. Huwag niyo siyang sasaktan. Nang gagala iting utos ni Blake sa mga lalaki. Nilapitan ito nung tumatayong leader ng grupo at dinakot sa buhok. Hindi namin sasaktan ng babae. Kung hindi ka lalaban at hahayaan kaming makaganti sa'yo. Anang leader. Saktan niyo na ako, pero mangako kayo na hindi masasaktan ng babaeng kasama ko. Huwag kayong magkakamali kahit galos lang. Ani Blake. Inutusan naman ng leader ang lalaking may kapos kay Abby na pakawala ng dalaga. Sumunod naman ito. Nakalaya si Abby ngunit hindi niya malapitan si Blake na inundayan ng suntok ng dalawang lalaki. Tama na! Sigaw niya. Hinarang siya ng dalawang lalaki at tinutukan ng kutsilyo. Nanginginig na siya dahil sa nerbiyos nang makitang duguan na ang mukha ni Blake. Talagang hindi ito lumaban at hinayaang mabugbog. Napaluha ang dalaga bugso ng emosyon. Wala rin naman siyang laban lalo't may kutsilyo ang mga lalaki. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makatawag sa numero ng police station malapit sa kanila. Naisave niya ang contact number ng pulisya dahil madalas may gulo sa kanilang barangay. May sumagot naman sa kanyang tawag at sinabi ang kanilang lokasyon. Ilang sandali pa ay parating na mga pulis. May mga pulis! Sigaw ng leader ng kalalakihan. Mabilis na nagsialisan ng mga ito sakay ng motorsiklo. Naiwan si Blake na bulagta sa sahig. Patakbo itong nilapitan ni Abby at pinaunan sa kanyang mga hita. Blake, gumising ka. Natatarantang usal niya. Nagmulat naman ng mga mata ang binata at naggawa pang humiti. Thanks God you're safe. Paos nitong sabi. Lalong nanikip ang dibdib ni Abby habang nakatitig sa dugo ang mukha ni Blake. Hindi ito mapupuruhan ng ganoon kung hindi siya nito inalala. Baliw ka talaga. Tanging nang wika niya. Huwag kang umiyak. Buhay pa ako. Tumigil ka. Nang dumating ang mga pulis ay minuhat ng mga ito si Blake at isinakay sa ambulansya. Siya naman ang gumamit ng motorsiklo ng binata at sumunod sa ospital. Pagdating sa ospital ay inasikaso naman ng mga nurse si Blake. Mabuti na lang wala itong natamong saksak, pero napuruhan pa rin ng bugbog. Tinawagan ni Abby si Don Rodolfo at kaagad naman dumating at inatake ng nerbiyos. Pasensya ka na, Abby. Hindi ka dapat nadamay sa gulong kinasangkutan ng apo ko. Ana, Ginoo. Ayos lang po. Ako pang may gustong sumama kay Blake.
Isa pa, hindi naman namin inaasahan na may darating na panganib. Hayaan mo. Pinapahanap ko na sa mga pulis ang bumugbog kay Blake. Titiyakin ko na hindi na mauulit ang nangyari. Salamat po. Umuwi ka na. Tiyak na nag-aalala na ng mga magulang mo. Pero paano po si Blake? Ako na ang bahala sa apo ko. Sige po. Bago umalis ay sinilipan niya sa loob ng emergency room si Blake. Marami na itong benda sa katawan. Pagdating ni Abby ng bahay ay sinalubong siya ng kanyang ina na umiiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sermon naman ang inabot niya sa ama. Bakit kasi sumasama ka pa kay Blake? Alam mo namang maraming kaawa yun. Barumbado yung gaya ng kuya mo. Sinamahan ko lang naman po si Blake sa meeting ng organisasyon nila. Okay naman kami habang nasa biyahe. Pero bigla kaming hinarangan ng mga kaaway niya. Anya, hindi mo na trabaho yun anak. Ipapahama ka ng lalaking yun eh. Kung ganito lang naman ang kapalit ng deal mo kay Don Rodolfo, mabuti pang umalis na tayo rito at maghanap ng bahay na mauupahan sa bayan. Hindi papayag si Abby sa gusto ng kanyang ama. Huwag na po kayo mag-alala sa akin pa. Hindi na ako sasama kay Blake sa mga lakad niya. Pero itutuloy ko pa rin ng deal kay Don Rodolfo. Hindi tayo aalis sa lupang to. Bahala ka. Pero oras na napasama ka na naman sa gulo dahil kay Blake. Ako na magpapa siya. Hindi na siya umimik at nagpaalam na sa mga magulang na matutulog na. Pumasok na siya sa kanyang kwarto. Dalawang araw lang sa ospital si Blake at nakauwi na rin. Binisita ito ni Abby sa mansyon pagkatapos ng duty niya sa opisina. Parang walang nangyari at malakas na ulit ang binata. Naglalaro pa ng basketball sa labas ng bahay. May konting pasapa ito sa gilid ng labi at kaliwang pisngi. Magaling ka na ba? Tanong niya nang makalapit sa binata. Tumigil naman ito sa paglalaro. Oo naman. Minor damage lang ang natamo ng katawan ko. Batak na to sa bagbugan. Basic lang yung nangyari ng isang araw. Pagyayabang nito. Kunwari ka pa. Halos hindi ka na nga makabangon dahil sa bugbog. Nagpabugbog lang talaga ako. Pero kung wala ka, kayang-kaya ko ang mga lalaking yun. Siyempre, no choice ako. Ayokong masaktan ka kaya hindi baling mabugbog ako. Alam ko naman na hindi ako basta mapapatay ng mga hangal na yun eh. Hindi niya magawang singhalan si Blake dahil hindi biro ang sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Salamat. Pero wag mo na ulit gagawin yun. Huwag mong itaya ang buhay mo para sa ibang tao. Hindi ka bayani, Blake. Mumisi ang binata at humarap sa kanya. Hindi po ang kanyang ulo. Sorry kung pinag-alala kita. I saw you cried. Meaning, may care ka sa akin, tomato girl. Tinapik ni Abby ang kamay nito na nasa kanyang ulo. Kahit sino matatakot sa ginawa mo, hindi kakayanin ang konsensya ko sakaling namatay ka sa bugbog, Blake. Nervyosa ka rin eh, no? Halika nga. Hinawakan siya nito sa kanang braso at inakbayan. Hindi nakahuma ang dalaga at naglakad kasabay ni Blake. Pumasok sila sa maliit na gate patungo farm. Naiilang siya sa ginagawa nito kaya inalis niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Saan naman tayo pupunta? Padasko niyang tanong sa lalaki. Sa paraiso ng mga kamatis. Pilyo itong umiti. Uuwi na ako. Babalik sana siya ngunit pinigil siya ni Blake sa kanang braso. Mamaya na, maaga pa naman. Hinatak na siya nito kaya napasunod siya. Pumasok sila sa greenhouse ng cherry tomatoes. Ano naman ang gagawin natin dito, Blake? Don't tell me maninira ka na naman ng mga punla, ha? Isusumbong na talaga kita sa lolo mo. Alam mo bang ginto sa lolo mo ang bawat buto at sibol ng mga kamatis niya? Tapos tatalbusan mo lang? Basta, may papakita lang ako sa'yo. Promise, hindi ako maninira ng pananim. Lumapit si Blake sa papag na merong mga punlang kamatis. Sinundan naman niya ito at tiningnan ang kasisibol lang ng mga puno ng mga kamatis. Anong meron sa mga punla, Blake? Ang mga nakikita mong punla ay katatanim ko lang last week. Mga cherry tomato to na mula sa Australia ang binhi. Akala ko nga hindi natutubo dahil ibang ginamit kong soy mix eh. Namangha si Abby sa resulta ng punla ni Blake na maganda ang tubo. Bihira mabuhay ang mga imported seeds ng gulay sa tropical place katulad ng Pilipinas. Depende sa soil mix at klima. Paano ka natutong mag-mix ng soil? Akala ko ba wala kang interes sa paraiso ng kamatis ni Don Rodolfo? Usisa niya na pabiru pang sinabi ang huling pangungusap. Pinag-aral ako ni Lolo last year ng agriculture, mga 6 months. Katunayan, ako ang unang nagtanim dito ng Roma tomatoes na mula US ang binhi.
May ibang variety pa akong naitanim, kaya ngayon meron na tayong 20 tomato varieties na nabubuhay sa farm. Speechless si Abby at hindi makapaniwala na may tinatagong talino si Blake pagdating sa agriculture. Nahiya ang kakarampot niyang kaalaman dito. Ito pa pala dapat ang magturo sa kanya sa pagtatanim ng kamatis. Marami ka na palang alam, bakit hindi ka mag-focus sa farm? Narito ang maraming pera, sipag at syaga lang ang kailangan. Aniya sa lalaki. Ang totoo, mas gusto ko ang farming kaysa paperwork. Pero sabi mo nga, kailangan ko rin matutuhan ng trabaho sa opisina para hindi ako maloko ng ibang staff. Totoo naman, kailangan kabisada mong kalakaran sa ganitong negosyo. Ang lola mo kasi umaasa lang sa ideya ng ibang tao. Ang husay siya sa usaping legality, pero medyo kinulang sa business ideas. Magaling siya sa farming pero hanggang dun lang. Kaya tulungan mo ang lolo mo para hindi masayang tong negosyo niya. Dumadaldal pa siya pero wala na pala sa tabi niya si Blake. Maya-maya ay may maliit na kamatis na tumama sa kanyang pisngi. Uminit ang bumbunan niya nang malamang si Blake ang salarin. Muli siya nitong binato ng kamatis sa ulo. Tama na, hoy! Kahit kailan talaga pasaway kang lalaki ka! Sigaw niya. Gumanti ka kasi! Pumulot din siya ng kamatis at binato sa binata. Lalo siyang nainis dahil hindi niya ito matamaan. Ang daya mo! Hindi kita matamaan! Ang lamya mo kasi, tomato girl! Ah, ganun ah. Sinugod na niya ang binata at pinahiran ng katas ng kamatis sa pisngi. Dumaing si Blake nang matamaan niya ang pasa nito sa pisngi. Umatras ito at nakaapak ng maraming kamatis kaya nadulas. Nahila rin siya nito sa kanang kamay kaya naisama siya pabagsak sa damuhan. Dumagan ang dalaga kay Blake at hindi siya nakabangon nang yapusin siya nito. Nagkumiglas siya ngunit ayaw siya nitong pakawalan. Don't move, tigil nito. Gusto mo bang madagdagan ng bugbog mo, ha? Banta niya. Pilyo itong umiti. Ayos lang, basta ikaw ang gagawa. Halos maglapat na ang kanilang mga mukha kaya pilit kumawala ang dalaga. Hindi niya kayang makipagtitigan sa mga mata ni Blake dahil wari pinagtataksilan siya ng kanyang puso. Mahawakan lang siya nito ay naguhuramentado ng kanyang puso. Uuwi na ako, Blake. Mahinahong wika niya. No, gusto pa kitang makasama, Abigail. Let's stay here for a while. Bigla naman itong nagseryoso. Hindi pa ako nakadama ng ganitong saya sa lugar na to. Sa tuwing narito ako, bumabalik ang lungkot sa puso ko. Inaalala sa akin ang lugar na to ang panahong buo pa ang pamilya ko. Kaya ayokong bumalik dito noon. Hindi nakakibo ang dalaga nang mabasa ang lungkot sa mga mata ni Blake. Nakuha nito ang kanyang simpatya at gusto niyang alisin ang lungkot nito. Napagtanto niya na sa kabila ng marangyang buhay ni Blake ay hindi ito masaya. Maswerte pa rin siya dahil kahit mahirap sila, nakakasama naman niya ang buong pamilya at masaya sila. Naintindihan kita, Blake. Iba rin kasi ang saya kapag buong pamilya. Komento niya. Pero may dahilan na ako para manatili sa lugar na to, Abby. I found a new family. Narito naman ang lolo mo, ang pamilya mo. Yeah, but I found someone special. Ginupo na ng hindi mawaring emosyon ang dalaga. At hindi na malayan ang sumunod na hakbang ng binata. Nagulat na lamang siya nang maramdaman ang labi nitong humahalik sa kanya. Nang mahimasmasan ay itinulak niya ang sarili patayo at nilinis ang kanyang damit. Umiwas siya sa binata subalit tila hinihila siya nito pabalik. Hindi siya maaaring umibig kay Blake. Wala yun sa kasunduan nila ni Don Rodolfo. Uuwi na talaga ako, Blake. Paalam niya. Palabas na siya ng greenhouse nang humabol si Blake. Abby, sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko. Ayos lang, halik lang yun. Nakadalaw ka nga sa akin eh, pero hindi na pwedeng masundan pa, Blake. Binuksan na niya ang pinto at tuluyang lumabas. Sumunod din kaagad sa kanyang binata. Mamaya ka na umuwi. Sa bahay ka maghapunan. Hindi pwede. Nangako ako kay Papa na hindi ako papaabot ng gabi sa labas. Sabihin mo, nasa bahay ka namin. Salamat na lang, Blake, pero ayoko. Magkita na lang tayo sa opisina kung kailan ka papasok. Hindi naman siya pinilit ang binata at hinatid na lamang siya sa labas ng gate ng farm. Isang linggo magmula noong bumalik sa trabaho si Blake, nagtuloy-tuloy na ang focus nito sa opisina. Pabor naman kay Abby ang unti-unting pagbabago ni Blake. Hindi na siya nahirapang turuan ito dahil ito mismo ang nagkukusa na aralin ng trabaho. Anong gusto mong ulam mamaya, Abby? Tanong ni Blake. Nakahiga na ito sa couch at katatapos ng kumain.
Bakit? Pumapapak siya ng leche flan habang nakaupo katapat ng lamesa. Magpapaluto ako sa cook namin para sa dinner natin mamaya. Huwag na, sa bahay ako kakain mamaya. Seryosong tumitig sa kanya ang binata. Bakit ayaw mo nang kumain sa bahay? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang talaga umuwi ng maaga ngayon. Alibay niya. Ayaw lamang ni Abby na gatungan ang lumalalim na ugnayan nila ng binata. Subalit tila lalo lamang siyang nahuhulog dito. Hindi siya itinuring ni Blake na empleyado. Bagkos ay tila parte na ng pamilya. Isang beses niyang pinaunlakan ng paanyayan nito na maghapunan. At ayaw na niyang umulit pa. Pinagbawalan ka ba ni Lolo na pumunta sa bahay, Abby? Husig nito. Hindi. Kung ayaw mo sa bahay, doon na lang tayo sa treehouse ko. Ako ang magluluto para sa atin. Bakit ba gusto mo kong yayain palagi kumain? Dahil gusto kitang kakwentuhan. Palagi naman tayo nag-uusap dito sa opisina. Iba pa rin yung wala tayong ibang ginagawa kundi mag-usap habang kumakain. Kakaiba yung saya ko sa tuwing kasama kita, Abby. Hindi natuloy ang pagsubo ni Abby sa leche flan nang biglang sumikdo na naman ang kanyang puso. Nang tingnan niya ulit si Blake, ay nakatitig na ito sa kisame. Humalukip-kip. Hindi pwedeng palagi pa rin tayong magkasama sa labas ng trabaho, Blake. Ano naman ang masama? Ayaw mo ba akong maging kaibigan? Galit ba ang papa mo sa akin? May iba lang akong priority, Blake. Anong priority? Muli siya nitong sinipat. Hindi na ito sinagot ni Abby at inubos na lamang ang pagkain. Nangako siya sa sarili na hindi niya gagatungan ang pagkahulog ng damdamin niya sa binata. Subalit tila sumpa na hindi niya ito maiwasan. Umupo ang binata at humarap sa kanya. May problema ka ba sa akin, Abby? Wala. Gusto ko lang mag-focus sa trabaho. Malalaman ko rin ang dahilan mo. Humiga itong muli. Hindi na kumibo si Abby. Pagsapit ng hapon ay muli siyang kinulit ni Blake. Hindi umano ito kakain kung hindi niya sasamahan. May isang salita si Blake at natakot naman ang dalaga na baka gawin nga nito ang sinabi. Ang kulit mo rin eh, no? Angal niya. Palabas na sila ng opisina. Kakain lang naman tayo eh. May mali ba ron? Wala. Then stop refusing me. Iisipin ko talaga na iniiwasan mo ko. Bumuntong hininga si Abby. Sige na nga, sasama na ako. Pero sa treehouse lang. Napasuntok naman sa hangin si Blake. Tawang-tawa ang hudyo. Sure, mas gusto ko rin sa treehouse para solo natin. Napailing si Abby. Pagdating sa treehouse ay kaagad silang nag-ihaw ng dalawang malaking isda na kinuha ni Blake sa mansyon. May kasama pang kanin. Naglatag lamang sila ng malinis na dahon ng saging sa damuhan at doon nailapag ang nilutong pagkain. Umupo lang sila sa damuhan at kumain ng nagkakamay. Maliwanag naman doon dahil may ilaw mula sa treehouse. Bakit hindi kita nakilala nung bata tayo? Tanong ni Blake. Nabanggit kasi nito ang taon kung kailan nito nakilala ang kuya ni Abby. Ayaw kasi akong papasukin ni Papa dito sa farm noon. Baka kasi makasira ako ng mga kamatis at magbayad siya. Anya. Pero minsan ako sumama sa kuya mo noon sa bahay niyo. Nangupit pa nga siya ng pera sa wallet ng tatay mo eh. Ano? Si kuya pa lang kumuha ng pera ni Papa noon. Ako ang pinagalitan ni Papa kasi nataong may pera ako nakita ko sa paglako ng gulay. Tawa ng tawa si Blake. Ang totoo, ako ang nag-utos kay Rick na kumuha ng pera kasi bibili kami ng puputok. Muli itong tumawa. Sa inis ni Abby ay pinalo niya ng kutsara ang kanang kamay ni Blake. Tumigil din ito kakatawa. Salbahe ka? Napalaw ako ni Papa noon at iginiit na nagsisinungaling ako. Sorry na. Inaamin ko naman na salbahe talaga ako noon eh. Huwag ka nang magalit, papangit ka niyan. Naudlot naman ang iritasyon ng dalaga nang subuan siya ni Blake ng karne ng isda na may konting kanin. Ang hilig siyang asarin ni Blake. Pero alam din ito kung paano siya pakalmahin. Alam na rin niya kung paano mapaamo ang binata. Humiling din ito na subuan niya ng pagkain. Pinagbigyan naman niya ang binata hanggang sa nauwi sila sa harutan. Nang maubos ang kanilang pagkain ay umakyat sila sa treehouse at kumain ng leche flan. Kailangan ko na umuwi, paalam ni Abby. Hindi pa bumababa ang kinain niya. Hindi ba pwedeng dito ka matulog kahit ngayon lang? Seryosong tanong ni Blake. Nakaupo na ito sa gilid ng kama. Gilalas na napalingon siya sa binata. Hindi na tamang hinihiling mo, Blake. Ibang usapan ng patulugin mo ko rito. Inaasahan niya na tatawa si Blake.
Pero lalo itong naging seryoso at humakbang palapit sa kanya. Umatras naman siya at sumandal sa dingding. Nakulong siya sa mga bisig ng binata nang itukod nito ang mga kamay sa dingding. I can't take it, Abby. I like... Huwag kang magbiro. Asik niya. Mapigil lang ang pagsasalita ni Blake. Hindi ako nagbibiro. Gusto kita, Abby. Nagunwari siyang walang narinig at pilit tumawa. Ngunit naudot ang kanyang tawa nang siilin siya ng marubdom na halik ni Blake sa mga labi. Bigla siyang nandumo at natagpuan ng sarili na tumutugon na lamang sa halik nito. Maya-maya rin ay bumalik ang kanyang wisyo. Naitulak niya sa dibdib si Blake at nagpaalam. Aalis na ako. Salamat sa hapunan. Mabilis siyang bumaba ng hagdanan, bit-bit ang kanyang bag. Huwag mo akong iwasan, Abby. Hindi mo mababago ang isip ko. I love you. Sigaw ni Blake. Kinilabutan ang dalaga matapos marinig ang sinabi ni Blake. Wari luluwa na ang puso niya mula sa dibdib dahil sa lakas ng pagdibok nito. Pero hindi niya ito pwedeng konsintihin. Kinabukasan ay alas 9 na pumasok ng opisina si Abby. Akala niya ay hindi na darating si Blake kaya siya na ang gumawa ng trabaho nito. Pero maya-maya rin ay dumating ang binata. Good morning, Tomato Princess. Nakangiting bati nito. Iniba na nito ang alias niya. Nag-level up na. Hindi niya ito pinansin, pero nilapitan pa rin siya at pinisil ang kanyang pisngi. Ano ba? Singhal niya at sinamaan pa ito ng tingin. Ang sungit mo naman. Galit ka ba dahil sa sinabi ko kagabi? Wala akong pakay sa sinabi mo. Hindi ako naniniwala. You kissed me back, meaning you accepted me. Girlfriend na kita ngayon ah. Lumukwang ito sa kanya nang maitukod ang mga kamay sa kanilang mesa. Tumigil ka nga, Blake. Maraming trabaho ngayon. Mag-focus ka. Lumayo naman ito at umupo sa harap ng lamesa nito. Okay, para sa'yo magtatrabaho ako ng maayos. Kahit anong baliwala niya kay Blake ay lalo lamang nitong ginugulo ang kanyang isip. Upang makaiwas, iniwanan ni Abby ng maraming paperwork si Blake at umalis muna siya. Ayaw nitong maglibot sa factory, kaya siya ang nagpunta. Pagdating ng dalaga sa factory ay naabutan niya si Don Rodolfo na may kasamang magandang babae. Pamilyar sa kanya ang babae. Nang makalapit siya sa mga ito ay nauna pa siyang pinansin ng babae. Abigail, dito ka ba nagtatrabaho? Tanong ng babae. Si Nika Salvador pala ito, anak ng dating gobernador nila. Naging kaklase niya ito noong college pero hindi naman close. Ikaw pala Nika, kumusta? Kaswal niyang bati. Heto, namamahala na rin ang business ng daddy ko. Wow, mabuti naman may interest ka na sa business. Kailangan eh, nag-iisang tagapagmana ako. Isinama siya ng mga ito sa pagbisita sa production area ng factory. Walang ideya ang dalaga kung ano ang pakiroon ni Nika. Kalaunan ay naiba ang usapan nito at ni Don Rodolfo tungkol na kay Blake. Okay lang naman po kung hindi mag-focus sa business si Blake. I can handle the company. Yun ay kung papayag siya na pakasalan ako. Sabi ni Nika sa Ginoo. Tungkol sa kasal, hindi problema yun. Alam ko magugustuhan ka ng apo ko, Nika. Malaki maitutulong mo sa kanya, lalo na sa pamamahala ng negosyo. Wika naman ni Don Rodolfo. Napaatras si Abby nang biglang bumigat ang pakiramdam niya sa kanyang dibdib. Malinaw niyang narinig na balak ipakasal ni Don Rodolfo si Blake kay Nika. Wari nagkapira-piraso ang kanyang puso at tuluyang nawalan ng pag-asa. Matapobre si Don Rodolfo, kaya imposibleng magustuhan siya nito para kay Blake. Hindi na siya nakiusyoso sa usapan at nagpaalam na kay Don Rodolfo. Naglibot muna siya sa farm upang libangin ang kanyang sarili. Nagpasya siya na iwasan ng tuluyan si Blake. Pabalik na siya sa opisina nang salubungin siya ni Blake. Oh Blake, bakit ka umalis sa opisina? Tanong niya rito. Ang tagal mo eh. Huwag mo na akong asahan, Blake. Matuto kang magtrabaho kahit wala ako. Nalagpasan niya ito. Bakit ang init na naman ang ulo mo? May problema ba? Wala. Bumalik ka na sa trabaho. Hindi na mapakali si Blake sa biglang pag-iwas sa kanya ni Abby. Iniisip niya na dahil pa rin yun sa pagtatapat niya ng damdamin dito. Kung kailan inspired na siyang magtrabaho sa opisina, ay saka naman umiiwas ang dalaga. Martes ng umaga ay nauna siyang dumating sa opisina. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating si Abby pero nagmamadali. Tinambakan siya nito ng maraming papeles. May gagawin ako sa factory mamaya, ikaw nang bahala rito. Alam mo naman ang gagawin eh.
sabi nito sa binata. Aalis na sana ito, ngunit pinigil niya sa kanang braso. Anong problema, Abby? Wala, marami lang talaga akong gagawin. Tutulungan ko rin ang lolo mo sa paghahanap ng papeles na kailangan niya sa lumang opisina. I mean, bakit ka umiiwas sa akin? Binawi nito ang braso mula sa kanyang kamay. Kailangan na nating magseryoso sa trabaho, Blake. Hindi sa lahat ng oras ay nakadepende ka sa akin. Alam kong matalino ka. Kaya mong mapag-aralan mag-isa ang trabaho mo. What do you mean? Are you planning to leave? Pansamantala lang ang trabaho ko rito. Yun ay ang turuan ka sa responsibilidad mo. I guess I'm done with my job. Babalik na ako sa pagtitinda sa palengke soon. Naninikip ang dibdib ni Blake at nagdududa sa mga sinabi ni Abby. Naisip niya na baka alam nito ang plano ng kanyang lolo na ipakasal siya kay Mika na kababata niya at anak ng kaibigan ng kanyang ama. Dahil ba kay Mika kaya ka umiiwas? Usig niya sa dalaga. Malika, pasensya na, naghihintay na ang lolo mo. Tumalikod na si Abby at tuluyang lumisan. Hindi mapakali si Blake at gustong malaman ang dahilan ni Abby. Sigurado na siya noon pa na gusto rin siya ng dalaga. Iniwan niya ang trabaho at hinanap si Abby. Wala ito sa factory. Maaaring nasa lumang opisina kaya tumuli siya roon. Pagdating sa lumang opisina ay huminto siya sa lobby. Naroon nga si Abby at kausap ang lolo niya. Bakit aalis ka na, Abby? Hindi mo man lang ba patatapusin ang isang taong deal natin? Saad ni Don Rodolfo. Nagawa ko naman po ang gusto nyo. Nakafocus na ngayon sa opisina si Blake at marunong na siya sa trabaho. Wala naman po sa usapan natin na kailangan tapusin ng isang taon. Estimated lang po yun. Ani Abby. Napasandal sa dingding si Blake nang mapagtanto na may deal pala ang lolo niya kay Abby. Ginupo na siya ng galit. Ngunit pinili niyang makinig pa at baka may iba pang dahilan si Abby. Sige, hindi na kita pipiliting magtagal pa sa trabaho. Alam kong ayaw mo na talaga magsilbi sa akin. Pero sakaling gusto ng papa mo magtrabaho ulit sa farm, tatanggapin ko siya. Nakalimutan ko na rin ang sigarilyo sa pagitan namin. Ani Rodolfo. Salamat po. Pero paano po ang deal niyo? Paano po ang lupa namin? Saad ni Abby. Ah, syempre bibigay ko. May isang salita ako, Abby. Nakita ko naman ang effort at tsaga mo, mapaamo lang ang apo ko eh. Ipapaayos ko ang titulo para sa lupang pangako ko sa'yo. At tungkol naman sa utang nyo, hindi ko nasisingilin. Marami rin namang naitulong ang papa mo sa farm ko noon. Pasensya na rin kung naging malupit ako sa inyo noon. Maraming salamat po. Malaking bagay na maibigay nyo sa amin ang lupang napamahal na rin sa pamilya ko. Huwag po kayo mag-alala. Hahanapan ko kayo ng mahusay na manager. Eh bakit kasi hindi na lang ikaw, Iha? Sayang ang talino mo kung hindi mo gagamitin. Naisip ko po kasi na magtrabaho abroad. Matagal ko na rin pangarap yun. O siya, sundin mo na lang kung ano ang pangarap mo. Nakuyam ni Blake ang kanyang palad sa gigin. Hindi siya nakatiis at tuluyang pumasok sa kwarto at nagpakita kay Abby at sa kanyang lolo. Pumalakpak siya at nagawa pang umiti sa kabila ng kirot sa kanyang puso. Ang galing niyo naman. Bakit hindi ko alam na may deal pala kayong dalawa? Anyang pigil ng galit. Napatayo si Abby at balisang lumapit sa kanya. Pilit nagpaliwanag. Blake, ginawa ko lang to kasi kailangan ko maisalba ang lupang tinitirikan ng bahay namin. Wala na kaming malilipatang iba. I know. I heard it. So malino na wala ka talagang balak mahalin ako, no? Kaya ka umiiwas ay dahil ayaw mo sa akin, tama? May hinanakit niyang saan. Hindi ganun yun, Blake. Kailangan ko lang talagang unahin ang pamilya ko. Lumamlam ang mga mata ng dalaga at tuluyang napaluha. Magkano ba ang kailangan mo? 1 million? 1 billion? I can give you that. Kaso huli na. Nasaktan mo na ako, Abby. Pero salamat pa rin at nakilala kita. May natutuhan akong lesson sa buhay. Ang huwag magtiwala ka agad. Tinalikuran na niya ang dalaga. Blake! Tawag ni Abby. Hindi na siya nakinig pa at tuluyang lumisan. Bumalik siya sa opisina at kinuha ang susi ng motorsiklo. Pagkuwan ay dumiretso siya sa garahe at umalis dula ng motorsiklo. Samantala, napaupo sa sofa si Abby nang manlumo ang kanyang mga tuhod dahil sa labis na emosyon. Lumapit sa kanya si Don Rodolfo at nawindang din sa nangyari. Hindi ko alam ang nangyayari sa inyo ng apo ko, Abby. Pero mukhang napamahal na sa'yo si Blake. Baka bigla siyang umalis at bumalik ng US dahil sa sama ng loob sa atin. Wika ng Ginoo.
Nagpanik na ito. Napatingin siya rito at naudlot ang kanyang pagluha. Bakit po babalik ng US si Blake? Doon kasi siya bumili ng bahay dahil madalas siyang may laban sa motocross at ilang beses nanalo. May mga product endorsement din siya doon. Kaya lang naman siya nagpunta rito ay dahil sinabi ko na may sakit ako at kailangan ko siya. Kaso nung gumaling ako, iba naman ang ginawa niya. Sumali siya sa organisasyon ng motocross. Ginupo na siya ng kaba nang maisip na baka nga babalik ng US Blake. Paano po kung babalik ng US Blake? Hindi ako papayag. Minsan na siyang nakomotos dahil sa motocross na yan. Kaya gusto ko talagang matigil si Blake sa motocross. Nakikiusap ako sa'yo, Abby. Pigilan mo si Blake. Kung mahal mo siya, sabihin mo sa kanya. Pero hindi po ba ipapakasal niyo na si Blake kay Nika? Hindi pa naman sigurado yun at ayaw ni Blake. Kakausapin ko na lang si Nika para hindi matuloy yung plano namin. Ang mahalaga sa akin ay makasama si Blake na ligtas at masaya. Naintindihan naman ni Abby ang hangarin ni Don Rodolfo. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na puntahan si Blake. Sige po, hahanapin ko si Blake. Tumayo na siya at nagpaalam sa Ginoo. Pagdating ni Abby sa opisina ay wala roon si Blake. Sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi sumasagot. Wala na rin sa garahe ang motor ng binata. Umuwi siya sa kanilang bahay at nadatnan ng kanyang ama na inaalis ang motor mula sa sidecar. Pa, pwede ko po bang mahiram ang motor? May pupuntahan lang po ako. Anya. Ibinigay naman sa kanya ng Ginoo ang susi ng motor. Mag-ingat ka anak ha? Habili nito. Opo, salamat po. Bago umalis dula ng motorsiklo ay nagpalit siya ng itim na leggings at pulang t-shirt. Nagmaneho siya patungo sa opisina ng motocross organization. Pagdating naman sa opisina ay mga kaibigan lang ni Blake ang kanyang nadatnan sa labas. Astig, marunong ka rin palang magmotor, Abby. Sabi sa kanya ni Jake. Wala ba rito si Blake? Imbes ay tanong niya. Wala, ilang araw na nga siyang hindi bumibisita rito eh. Sige, salamat. Umalis din siya at nilibot ang area na pwedeng puntahan ni Blake. Wala rin ito sa training ground at sa ilog. Wala rin ito sa gymnasium kung saan minsan nagtuturo ng kickboxing si Blake. Bumalik siya sa farm pero walang nakapansin kay Blake. Wala rin sa mansyon. Inabot na siya ng hapon kakahanap dito. Isang lugar na lang ang hindi niya napupuntahan. Ang burol sa likod ng farm. Dumiretso na siya sa burol, lulan pa rin ang motorsiklo ng kanyang ama. Pagdating niya sa burol ay naroon ang motorsiklo ni Blake. Umakit siya sa treehouse at kinatok ang pinto. Blake, alam ko nariyan ka. Papasukin mo ako. Anya, ilang katok pa ang ginawa niya bago bumukas ang pinto. Kaagad siyang pumasok at tagal na lumuklok sa sahig. Humiga naman sa kama si Blake. Tanging itim na boxer ang suot. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi yan ang gusto ko marinig. Nagpaliwanag naman siya. Iniwasan kita dahil iniisip ko na hindi rin ako matatanggap ng lolo mo. Akala ko kasi galit pa rin siya sa pamilya ko. Umasa siya at nagtiwala sa pamilya ko na tutulungan siya sa negosyo. Kaso umalis kami kasi mahirap tinintindihan ng lolo mo. Kaya ginipit niya kami at gusto nang palayasin sa inuupahan naming lupa. Narinig ko rin na ipapakasal ka niya kay Nika. Nawala na ako ng pag-asa. Kaya mas pinili ko rin na iwasan ka na lang kaysa masaktan ako. Umupo si Blake at humarap sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Eh sira ka pala. Bakit hindi akong kinausap mo? Eh ano kung hindi ka tanggapin ni Lolo? Siya ba ang makikisama sa'yo? Buhay ko to, Abby. Ako ang magdedesisyon. Napaluha na siya. Natakot ako, Blake. I'm sorry. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ka ba naniwala sa sinabi ko na mahal kita? Naniwala ako. Hindi ko na talaga alam ang gagawin kasi baka tuluyan kami palayasin ng lolo mo. At bakit narito ko ngayon? Para lang ba humingi ng tawad? Hindi. Gusto kong sabihin na mahal kita, Blake. Nakikiusap ako na huwag kang aalis. Hindi na rin ako aalis at itutuloy ko ang trabaho sa inyo. Tumayo ang binata at humakbang palapit sa kanya. Lumuklok ito sa sahig kaharap niya. Ikinulong nito sa mga palad ng kanyang mukha at pinakatitigan siya sa mga mata. Yan ang gusto kong marinig, Abby. May dahilan na ako para hindi umalis. Pero gusto kong matiyak na nakahanda kang magpatali sa akin. Matiim naman siyang tumitig sa mga mata ni Blake. Anong ibig mo sabihin? Nung naramdam mo kong mahal na kita, sigurado na ako sa desisyon ko. Ngayon sinabi mo mahal mo rin ako,
hindi na kita pakakawalan pa. Pakakasalan kita sa ayaw man o sa gusto ni Lolo. I know you're the missing piece in my life, Abby. Kaya ko magpakabuti para sa'yo. Marry me, please. Umawang ang bibig ni Abby, ngunit walang katagang lumaya. Ginupo siya ng galak matapos marinig ang desisyon ng binata. Hindi na siya nakapagsalita nang siilin siya nito ng halik sa mga labi. Hindi ko tatanggihan ang proposal mo, Blake. Pakakasalan kita. Aniya pagkatapos ng halik. Kahit ayaw mo, hindi kita lulubayan hanggang pumayag ka. Tumawa ang dalaga. Alam kong kukulitin mo ako. Siyempre, minsan lang ako magmahal kaya lulubusin ko na. I love you, my tomato girl. You tame me but you also tame my heart. I love you too, my bad boy boss. Pero alam kong behave ka na. Ipangako mo na hindi ka na makikipagbasag ulo. Kung hindi, ako ang babasag dyan sa itlog mo. Grabe naman, baby. Hindi pa nga nakakalimlim sa pugad, babasagin mo na agad ang itlog ko. Paano pag nabasag to? Baka hindi tayo makabuo ng kasing gwapo kong anak at kasing ganda mo. Ah, basta. Mangako ka na iiwas ka na sa gulo at panganib. Opo, boss. Basta ikaw, nanginginig pa. Nagtawanan sila sa bahay. Pinaghinang muli ang kanilang mga labi. Pagkatapos ng marriage proposal ni Blake, ay nakiusap si Don Rodolfo sa mga magulang ni Abby. Hindi na nakatutol ang kanyang mga magulang. Pinutunayan naman ni Blake na karapat dapat itong maging asawa ni Abby. Nakipag-areglo na ito sa grupo na madalas nitong kaaway. Tumigil na rin ito sa pagsali sa motocross at naging priority ang pamamahala sa negosyo. Dalawang buwan na naging magkasintahan sina Abby at Blake bago natuloy ang kasal sa simbahan. At isang buwan pagkatapos ng kanilang honeymoon sa US, ay kaagad na buntis si Abby. Naibenta na rin ni Blake ang property nito sa US para sa Pilipinas na magsettle, kasama ang lolo nito at si Abby at ang magiging anak nila. Kahit buntis na ay naglilibot pa rin sa farm si Abby, lalo na sa umaga. Sinasamahan naman siya ni Blake bago ito pumasok sa opisina. Alam ko nang ipapangalan sa baby natin, honey. Ani Blake. Pumasok sila sa greenhouse ng cherry tomato na halos tanim lahat ni Blake. Ano? Anya. Kung lalaki ang baby natin, si Rome. Cherry naman sa babae. Pareho silang variety ng kamatis. Pwede rin. Kumapit si Abby sa kanang braso ng kanyang asawa. Inakbayan naman siya nito at hinagkan sa noo. Hindi ko talaga akalaing iibig ko kasi isang tomato girl na kasing cute ng cherry tomato. Tumingala siya sa asawa. Ako rin naman, hindi ko inaasahan na maiinlove ako sa CEO ng kamatisan ni Lolo Rodolfo. Nasaksakan ang yabang at masagulero. Tumawa si Blake. At least, pogi na CEO. Hindi malaki ang tiyan katulad ni Lolo. Loko ka? Kinurot niya sa tagiliran ng asawa. Ang kulit mo, kaya ang sarap mong mahalin eh. Siyempre, love is great. Yumuko ito at pinupog ng halik sa mukha si Abby. Pagkuhan ay siniil siya nito ng halik sa mga labi. Nasabik naman niyang tinugon. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang na ni Abby ang panganay nila at pinangalanan nilang Cherry. Masayang masaya si Don Rodolfo sa bago nitong apo sa tuhod. Nagre-relax na lang din ito sa bahay dahil si Abby at Blake na ang nag-take over ng kamatisan at factory. Napatunayan ni Abby na hindi naman talaga bad boy ang minahal niya. Sadyang pasaway lang ito noon. Pero sa kaibuturan ng puso ni Blake, isa itong mabuting tao. At nang matagpuan ni Blake ang missing piece sa buhay nito, walang alinlangan itong tinalikuran ang nakasanayang buhay, alang-alang sa pagmamahal. Kaya naman hindi nagsisisi si Abby na minahal niya si Blake at pinakasalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.